Hello, hello. Hey, good morning. Good morning. Good morning, sir. Anong balita sa'yo, bro? Viva Las Vegas, so, host. At mag-mega shoutout po sa lahat ng mga... Mag-mega shoutout po sa lahat ng Mark Bulano diehard fans. Yeah. Thank you so much, bro. Oh, you're welcome. Malakas ka sa akin eh. Hello mo sa FB ha, kung saan ka lang parang nasa casino, kung saan kayo nagpunta. Mika, shout out to Jaime Paris. Super sticker siya ngayon ha. Ayan, oh, ayan. Super sticker. Magpumuni ka lang kasi para may super sticker ka na rin. Oh, nga no. Ganun ba yun? Oo, oh, Titingnan ko. Dagan Bersano sa Alicia. Yes, nakakatipunan ako mga kaibigan. Bula na gamay. Di kita mo si Sir Orlando Buhol. Ibaba ko yung bahay niya, ha? Kailang, ha? Kailang, bro, ibaba ko yung bahay mo, bro, para malikitan ka. Oh, sige. Salamat. Anong balita sa'yo, bro? Ito, mabuti. Umaga yata dyan sa ano, no? Umaga yata dyan sa ano ngayon? Oh, actually, I just woke up. Kaya pala. Ikaw ka agad ang nasa isip ko. Sabi ko, nakita mo lang ako sa ano mo kasi nakadikit kalimbang ka na sa akin. Oh, nakita ko pagbukas ko ng ano ko ng whitey ko kay Mark Buhulano kagad. Sabi ko mabisita ngayon kaibigan ko. Guys, alam niyo ba si Sir Stab TV guys, siya ay World Boxing Champion, IBF World Boxing Champion 1988, I think, if I'm correct. Di ba, bro? Yes. Yan. Oh, siya nga pala, bro. I want to invite everybody kasi meron akong live interview bukas ng 4 to 5 p.m. sa Philippines sa Ox radio stations hosted by TD... sa anong pangalan niya? TD... May interview TD, ka sa sanit mo o sa ibang ano, radio? No, sa ibang radio station. Sa Ox. Or, ano siya? Sa TD pa rin niya. TD pa rin niya. Siya yung host. Sa Ox. Ilive mo, bro, para mapuntahan ko yung live mo. Okay. Pwede ba akong mag-live, no? Hindi ba? Okay. Pwede. Dapat may cameraman ka kasama. Oh, okay. So, tapos ilive mo sa cellphone. Oh, okay. Ganun ba yun? Hindi, pwede siguro, baka kahit na ako na lang i-ano ko na lang dito. Kaya dito ko gagawin sa ano ko eh, mismo sa studio ko eh. Kasi okay. madaling araw dito bro eh. Mga 1 o'clock ng umaga dito sa Las Vegas, sa Pilipinas, mga 4 o'clock ng hapon. Kaya tulog pa lahat mga ano, kaya dito na lang siguro gagawin ko sa studio ko. So, ibig sabihin, sa radio station yon. Oh, registration live. Live, naka-live kami. Sa Facebook at saka YouTube ata. Bilima ko ng bahay ni Mabiting Paris, guys. Yeah. Pakipuntan. Yeah. Ang support center. Kamusta na bro, yung ano ko? Go ahead. Ang ano mo, ang interview mo, pupunta ka doon sa station. Tapos, regarding champion, ano? Ano yung award mo, bro? Andito ipapakita ko ng ano, pwede andito yung ano okay. Sa akin eh. Sandali ah, sana yan. Jam TV il is unya anha nimo. Sige. Yes. Arsap TV dan ayan. Biglang shout out Marilong Bulanon, biglang shout out Marilong Bulanon. Dito ang ating si Rolando Buhol. Buhol din to, pero taga, ano to, taga, si Rolando Buhol ay Buhol ang apelido na, pero taga, ano to, taga Iloilo. No, sa Negros bro. Ah, Negros ito, pala, sorry. Ito ngayon, sinasabi na, yung host nga, sinasabi ng host, sabi niya, nilagay niya dito, pinost niya dito sa page na, sabi niya ito yung si Rolando Buhol hindi taga Buhol pero Bisaya siya.
Pero actually bro, I'm not fluent in Bisaya do. Ilonggo kasi ako eh. Ilonggo talaga yung ano mo. Ilonggo talaga yung kasi doon ako pinanganak sa ano. Paano ba to kay trying to save ng ano eh. Ito talaga. Pwede siyang ko i-share dito na lang sa ano. Ibaba ko dito yung link, bro. Oh. Guys, pagkipuntan si Sam TV, guys, ang ating... Hindi, ito yung ano. Ito yung ano, andyan... Yeah, andyan yung... You're 98, guys. Ito po ay nagbibigay ng karangalan sa Pilipinas. I-click mo yung link, bro. Okay, pakita mo sa kanila lang pagkipuntahan, guys. Sa Facebook to eh. Yung binaba ko sa Facebook yan. Ah, sa Facebook? Oh, yun yung page ng ano, ng host na mag-interview sa akin bukas. Makikita mo diyan, mag-scroll down kan siguro mga tatlong ano ata tatlong picture ata baba. Nakita mo diyan naka-belt ako, yung batang-bata pa. Yun yun. Itong stand back, sir? No, baba mo pa, baba ka pa ng konti. Makikita mo yung naka-belt ako. Tapos nakalagay Ox Presence. Ah, ito. Oh, TD pa rin niya. Oh, yeah, TD pa rin niya. Yes. Yes, abangan Lunes. Oops, ang dating champion sa boxing at ang ngayon isang matagumpay na Pinoy Gusyante. Yeah. Well, sa mga may ano pala, sa mga gustong bibili ng mga boxing equipments, punta nyo lang sa amazon.com Champ TV, yung link niya ng ano? RolandoBuhol.com website mo, bro? Bro, yung main channel ko 24hourshopnet.com, tapos yung binabanggit mo na sports and boxing equipment ay sa RolandoBuhol.com. Ah, RolandoBuhol.com yung RolandoBuhol.com. Yeah, it's under my name. RolandoBuhol.com yung ano, guys? Yung sa sports. Lahat ng sports pretty much binibinta namin. Tapos yung, and we ship the product all over the world to over 40 million products. Ah, okay. Yeah. And then the same thing on the ang main ko, eh, pero yung main ko talaga 24hourshopnet.com. Yeah, like I said, we sold products, almost everything from electronics to the jewelry, clothing, etc. Yeah. Legit bro, tell lang ko ay ano nga sa camera bro, itam eh, mag-screen set lang ko bro, i-share ko sa ano. Okay. Wow, okay. Hindi ka klaro eh, kailangan. Hindi ako clear? Yan. Okay. Mag-screen set lang ko eh, ano ko sa ano, i-share ko sa... Hindi clear ngayon bro? Medyo, yan eh, ano ko lang ng konti. Yan. Para klaro ng konti. Yun. Thanks bro. Hindi kasi ako kasi guwapo mo eh. Hindi kalimutan Champ TV. Bro, ang ating world boxing champion guys. Hindi kasi ako kasi kinuway bakit hindi klaro? Hindi ako kasi guwapo mo. hindi ako photogenic eh. Bro, pag nagano ka bro, magano ka ng ring light sa harap bro. Oh, sa harap? Oo. Ano ka ng ring light? Yung maliit lang, wag yung masyadong malaki. O, sa harap mismo? O, sa harap mismo. Para pag nag-ILS ka, laro yung ano. Titignan ko. Okay, tingnan. Mayroon pa ako, kunin ko yung isang light. Sandali, saglit. Ayun, mayroon pala. Oo, marami tayo dito. Ready pala mga equipments mo. Guys, pakikunik. Marilong Bulanon Dan Tamsak na po sa'yo sa bahay mo. Sabi ni Alex MLTV. Guys, please connect to Alex MLTV. Nagbaba ng bahay, guys. Bula ng gamay. Marilong T. Bulanong. Bulanon, asa yung Kanawa Spring na Mua. Ay, ito ka Kanawa ka ba na, ma'am? Remy Cohen Vlog, Tamsak the Nose. May gawin siya tato, Remy Cohen Vlog. Ayan. Kumusta Remy Cohen? May jacket ka na. Pwede ka na magbaba ng bahay. Magbaba ka ng bahay mo, please.
please connect kayo to Remy Queen Vlog, guys. Please connect. May bago tayong bisita. Ayan na, bro. Okay na ba yan? Ayun, ayun. Ang dami ng light. Yan na sa laptop. Charge, ano? USB connected? Yung alit? Yung ring light mo? Ilan mo? Hindi, puro ano to eh. Paano ko ba ipaki... Ano yan? Yung mga ano to eh. Tingnan mo. Yan, kita mga... Stand ano to eh. O, dalawang ano yan, meron pa sa taas. You know. Oo. Bro, customize yung ano mo? Oo. Ayos ah. Ano yan? Customize yung ano mo? Yung caps mo? Or customize ang alin? Galing sa sponsors. Customize ang alin? Eh. Yung alin? Yung caps. Oh, yeah. Customize yan, yeah. Ayos na. Ayun po. Pinapagawa mo talaga. Ayun. Yun pa isa. Pag naka-red ako, ito shot ko. Pag naka-black, yan din shot ko. Ayun. Parang nandun lahat ng ano. Iba-ibang kulay yata ano eh. Baka naman, abutan mo kami dyan. Meron akong blue, yung blue, iba-ibahin ko para pag ano shot ko, yun na yung shot, yun na yung ano. Okay. Pero mas mahilig ako sa black. Black, gusto ko yung black. Black tops. Yan. So, ay, may shoutout po sa lahat na Mark Buhulano fans dyan, lahat na sa baba, may shoutout po sa inyo lahat. Suporta natin yung kaibigan ko. Mabait yan. Yes. Thank you so much, bro. Thank you so much for uplifting me up. Absolutely. Dapat ka lang naman i-uplift kasi mabait ka eh. Kilala na kita matagal na eh. Hindi naman, bro. At least. Ito eh, kailangan din natin, ang ano natin, purpose natin dito, magtulungan eh. Pag may mga bagong bisita, kailangan natin tulungan, paangatin. Mm-hmm. Ganun lang yun eh. Kasi pagdating ng panahon, ano na naman, kung lahat tayo ay maging successful dito, di masaya, di ba? Oo nga. Para ano naman. At saka kung dumating man yung panahon na yan, siguro share na rin natin sa mga kababayan natin. Yes. Tamang-tama, bro. Yeah. Parang kompleto ka na sa mga equipments mo, ha? Parang yung mga programa mo, lahat ng mga bisita mo, puro artista eh. Oh, nakalimutan ko dapat pinadala kita ng link ng ano kasi yan naka-live ka ata eh. In-interview ko yung mga ano limang dating former world champion boxer sa mga trainers. Si yung Pinyalosa brothers at saka si Juanito Rubillar yung dating boxer ni Kuya Bibot. Ito yun naman si Juanito, kinukwento niya kagabi sa video niya. Kinukwento niya sa amin na at saka maganda rin yung pala ngayon kasi nasa LA siya, nasa Los Angeles na siya nanirahan. So, nakapag-asawa na ata doon. So, okay. Maging maganda naman yung ending ng buhay niya kahit papano, at least papano dito nakaka-ano siya. Nakapag-trabaho at saka maganda yung buhay niya. Eh, kung sa Pilipinas, yun, baka balik sa kung saan man siya nagaling, di ba? At least, hindi ko naman minabalit yung Pilipinas, pero gano'n talagang mangyayari ito. Yung ang kadalasan ng mga ex-boxer na nag-retire. Kaya wala hanggang ngayon, wala. Kasi wala akong mahirap maghanap ng trabaho doon eh. Lalo na pag medyo, ano ka lang, di ka nakatapos ng... Sila mga boxer sila, di ba may mga allowance na binibigay ng gobyerno? No, wala eh. Walang ano, hindi kagaya ng ibang ano. Hindi, pero ngayon, nabalitaan ko, may napasa ata yung batas na may pension ata kami. Lahat, ang may pension lang, world champion lang. Pag hindi ka nag-world champion, wala. So, isa ka load sa pwede mga apply? Hindi, eligible na. Yung iba na tumatanggap na, sila nga nagsabi sa akin, minisis nila ako, sila ni Manny Melchor, yung dating mga champion. Sabi niya, kuya, nakuha mo na yung pension mo. Sabi ko, hindi, andito na sa US ako.
Kaya bahala sabi ko na lang, sana ko i-donate na lang doon yung pension ko kung sino man dapat i-donate na lang doon. Si Bumbong Bautista ay na-interview mo na ba si Bumbong Bautista, bro? Oh, yo, guess ko siya dapat last week, kaya lang hindi siya marunong pumasok sa StreamYard. Hindi siya marunong pero pumasok. Pero may channel siya. Wala. Kasi military siya ngayon, nasa army siya eh. Ano, sa army na siya? Bawal yata sa katika? Hindi, pwede. Nasa bahay naman siya, nasa out siya eh. Not during ano, pag nasa duty ka. Not during ano, duty. Nasa bahay siya nang tumawag siya sa akin. Niya kung isabihin sa akin. Kasi kilala, close sa akin yun. Kasi nang ating huling laban niya at doon sa Hawaii. Kasama sila ni Manny at sa kanina. Bakit na siya na-injured siya, no? Hindi lang siguro yun. Basta maraming dahilan eh. Kasi daw, yung ano nila, yung kanilang boxing team noon na ala ata, nagsarado. Kasi nag-retire na yung ano, yung founder na si Tony Aldiger. Yun yung panahon ko kasi. Tapos, naglipatan na yung mga boxer nila. Yung iba na sa Ilorde, yung iba sa ibang boxing stable. Kaya nagkalat-kalat. Ibig sabihin, na sila. wala nang nag-promote sa kanya. Parang wala nang ano. At saka, ano eh, parang iwan ko parang na-discourage ata sa doon sa huling laban niya doon kaya Mexicano eh, na bumagsak sa first round ata. pagkatapos noon, yun, he's not the same Bumbo anymore. Parang na kaya nag-decide na lang siya. Isa pa yan, siguro hindi nabigyan ng break na maganda, kaya nag-decide na lang siya na mag-iba na ng trabaho. Interviewin mo nga bro para maano. No, dapat nga interview ng past ng last week. Naka-online na kami. Pero hindi siya marunong magpumasok sa StreamYard kasi alam mo ngayon, 'di ba, yung StreamYard pag yung gumagamit ka ng Huawei, Huawei cellphone sa Pilipinas. Pero dapat Safari ang gamit niya doon, hindi yung isa. Yun na nga, doon naman pag pinindot mo naman yung link, ididirect ka doon sa instruction eh. Kung ipopalo that instruction, you will be able to get in. Pero hindi nila alam yon. Pero yung iba ng mga boxer dito, nakakapasok eh. Kahit na anong nila, kasi yun na nga, like I said, siguro nasanay na rin, marunong na sila kasi siguro na-experience na nila before. Kahit na yung isang in-interview ko dito na bata, na amateur boxer na stuntman, andyan, kanang yesterday ata, sabi, unoon, pinapadalahan ko ng link yun, hindi makapasok-pasok, mga isang buwan. Pero nung bandang huli, yesterday, sabi niya, kuya, marunong na ako. Yun. Kaya kaya pag nagka-guess ka ng mga ganon, itanong mo muna, siguraduhin mo makapasok kasi sayang, makakancel lang din pag hindi makapasok. Sayang, oras din. Oo, at saka makakancel lang. Pagdating dun sa live na, tao na naghihintay, hindi mo may deliver yung promise mo, gawa ng ano. Hindi siya marunong, hindi siya makapasok. So ano gagawin mo, di ba? Kaya, tama. So, pero marami akong katulad ko yesterday night may lima akong guest, dalawang Pinyalosa brothers. Okay, kilala mo yung mga Pinyalosa sa Pilipinas, di ba? Mga angka ng mga world champion din yun. Ibig sabihin hindi sila nag-success ngayon sa ano nila, sa career nila, wala silang benefit na galing sa gobyerno. Wala sariling sikap, alam mo naman sa atin. Yung pa sa Pinyalosa champion yun, world champion yun? Hindi ito, yung guest ko kahapon, yung bagong Pinyalosa, yung bagong generation ng Pinyalosa na. Pero magaling din. Tapos yung kasama yung uncle niya, nasa Olympic Games din noon kasali. Si Carl Pinyalosa. Yung tatay kasi nila si Carlo Pinyalosa, dating Philippine champion na welterweight ata. Tapos mga anak niya sila Dolly Boy Pinyalosa, Jerry Pinyalosa, Carl Pinyalosa. Tapos itong Carlo Pinyalosa, pamangkin nila. Ito ngayon ang sumisikat, bro, magandang record din. May laban sana, kaya lang naantala just because of the COVID-19.
Kaya naka-lockdown ang Pilipinas, kaya walang boxing. Kaya nga, yun na nga sinasabi nila sa akin ni ano, isang trainer doon sa Ilorden, si Ruel Durano, gusto-gusto nila pumunta dito. Namit ko na kasi dito yan eh. Gusto-gusto nila bumalik sa Vegas kasi dito yung boxing eh. Yung boxing dito, okay. Pero pag sa Pilipinas kasi wala silang kita. Mayroon pa boxing doon, mayroon isang province doon, bayan doon sa sa Maynila, yung Laguna. Mayroon silang pa boxing doon pero nasa closed door. Naka-mask sila lahat nanonood naka-mask. Pero yun na basta wala silang magagawa. Kailangan nila pumagsunod sa batas sa Pilipinas, sa protocol, kung ano man yung in-impose ng government, they have to follow it. Ayun nga, tama. Yeah, hindi pwedeng maglabag sila doon. Kaya yun, yun nga, ito naman, kinukwento ko si kanina si Juanito Robilla, rin dating boxer ni Gabriel Bibot Ilordi Jr. Ay, dito na ngayon sa LA na naninirahan. Nagulat nga lang ako eh, di kahapon, kaya na inad ko siya kahapon yun, sa live stream ko. Yung mga anim ata kami o lima na nasa screen. At saka yung isang trainer sa Ilordi Sports Complex ngayon kasalukuyan na si Ruel Durano. Dating ex-boxer din. So, sabi ni Juanito sa akin, ya kuya, dito na ako ngayon sa LA. Oh, sabi ko, akala ko nasa Pilipinas ka. Sabi niya, dito po ako. May asawa na ako dito. Tapos sabi niya, yan, nagsawa si Kuya Bibot sa akin. Si Bibot, nickname ni Kuya Gabriel Ilordi yun. Yan, nagsawa si Kuya Bibot sa akin. Yan, kasi 10 beses doon sa... Si Bibot, yun yung promoter, di ba? Oh, promoter. Ngayon, general manager na nga ng Ilordi Sports Complex yung ngayon. Kasi namatay na si Ate Laura, yung manager ko dati. Ah, yung palagi mong kasama? Oo, oh, lagi ko kasama. Yun, namatay na kasi. Kaya si Kuya Bibot, Gabriel Plas Ilordi, ang pinakapanganay sa magkakapatid. Siya ngayon yung in charge, siya yung general manager ngayon. In-interview ko siya dito eh, ng I think about 3 weeks ago or 4 weeks ago. Oo, yun, nakita ko yun. Yeah, in-interview ko siya dyan. Kasi yun niya siya, ay parang kapatid ko rin niya, parang big brother ko, dahil matagal ako kaming magkakasama at yung lahat mga travel ko nung araw eh. Siya yung, makikita mo yun eh, siya nasa corner ko palagi. At sa kasama si yung younger brother niya, si Marty Ilordi, yung naging manager ko. Siya yung mga supporter, ano nyo dati, siya yung taga-endorser nyo? Oo, yung mga ano lahat yun. Ano pa, mga mababait mga yun. Yeah, at saka yung ano eh, parang mga pamilya ko na rin yun. Yeah, kaya ano, eh, doon ako lumaki. Doon ako lumaki. High school pa lang ako nang dumating kasi doon eh. Nang kinawa ako ng tatay nila, si Gabriel Plas Ilordi, eh, senior. Yeah, bata pa ako noon, kagraduate ko lang ng high school. So, para doon na, tapos si nung araw, nang champion ako nung araw, natutulog ako doon mismo sa bahay nila eh. Kasi binabantayan ako ni Ate Laura, Mrs. Ilordi nung araw, parang anak nga tulog sa akin noon eh. Pag may sugat ako noon eh, alaala ko yung laban ko kay Chang Ho Choi. Di ba may putok ako dito noon? Sa kanyang mo noon, di ba? May putok ako noon, alaala mo yung laban ko sa World Championship noon, may putok ako sa bandang kanan, di ba? Ang daming dugo. Tapos pero nanalo ako noon. Pero nung natutulog ako, alam mo kasi yung kwarto ko at saka din si Lordi, bathroom lang ang pagitan. So nabibisita niya ako kasi gusto niya tinitingnan kasi may sugat ako ha. So minsan namalayan ko na lang, natutulog ako, ginagamot niya yung sugat ko sa forehead ko, yung nauntog noon ni Choi. Parang ano nga eh, parang nanay ko nga eh. Bait. Napakabait yun. Yeah, wala ka magawa dahil lahat naman tayo sinilang sa mundong ito. Mayroon tayong ano, parang ano na yun, pinanganak tayo, time will come, magkakaedad tayo, mawawala tayo. Tapos mayroon naman mga bata na bagong sistibol. Ipinanganak, ngayon sila naman ang papalit sa atin. Ganun lang naman yan eh. Tama. Ganun ang cycle ng buhay natin. Kaya kung maaari, habang nabubuhay tayo, respeto natin lahat ng mga tao. Kaya ano mo yun, the best? Ibigay mo yun the best mo? Yeah, absolutely. Be the only one.
one. Yeah. We live only one. So oh, okay. Yeah, that's right. Yeah. Pag namatay ka naman, wala na 'yon eh. May iwan mo na lang kung may meron kang ginawang mabuti, 'di yung destiny mo na lang. Yes, tama. Other than that, ang tao daw, sabi nila, ang tao. Yeah. Maalala lang yung tao, na yung tao pagpatay na. totoo 'yan. Kapit tayo, bro. Kasi pag buhay ka pa, walang makapag... Oh, kape. Bro. Kape-kape. Tapos nag-bumili, nag-pick up ako kahapon ng mga eggs sa ano, organic eggs at saka organic na bacon sa farm. Oo. Oh, sabi kita ko yun na may dadala kang tree na itlog eh. three times a month, bro, pumunta ako doon. Doon ako namimili ng mga ganun. Hindi ako bumibili sa market eh. Organic talaga yun, organic talaga. Organic, yeah, puro organic. Kasi maganda, kumplito doon, may mga chicken, pork, may beef. Pwede ka ano, puro organic. Malaking, kaya ko minsan nga, magpapaschedule nga ako kasi gusto ko i-vlog yung lahat na ano doon para makita mo. I-vlog mo bro. Oo nga. Pero kailangan na kasi ngayon nakadistansi kaya ipaschedule ko. Ilang, yeah. Matay yung ano ko. Matay yung ilaw ko. So awkward, kaya kailangan pala may ilaw pala sa harapan, ano? Kasi dati hindi ko nilalagyan ng ilaw sa harapan, kaya pala yung mukha ko madilim. Kaya nga, kailangan mo ng ano, ring light, LED. Itong light ko for LED to eh. Kita mo white siya, pero stand, ano? Oy, may kalab si Tat Butchok. Nandito yung kaibigan ko, si Butchok TV from Italy. Hi, Butchok. May kasyat ako yun. Biba from Las Vegas. Okay. Yeah. So, sino, marami bang ano dyan, bro, sa lahat, kami kasi shoutout po sa lahat dyan nanonood, sa kaibigan ko na si Mark Buhulano. Thank you for supporting him. Yes, bro. Thank you so much, bro. Yeah. Guys, pag-connect Butchok TV, guys, nandyan si Butchok TV. Ayan. Pero bro, bakit hindi ko nakikita dito yung nasa ano, nasa yung kung sino yung nasa baba? Ano bang gamit mo, cellphone? Hindi, laptop. StreamYard? StreamYard. Oh yeah, nakikita ko na. Si ano, sino yung Marimar? Sino yung Marimar? Tamsak dan. Oh no, sa akin to. Sa akin to, bro. Yung ano mo? Naka-live pala ako. Ha? Ang pumasok si Butchok TV. Yeah. Marilong Bulanon, maraming salamat. Marilong Bulanon, mag-love shout out Marilong Bulanon. Inakaano pala ako, bro. Marimar Tamsakdan. Welcome to Champ TV. Andito ako ngayon kay Idol Mark Buhulano. And also, Marilo Bulanon, hi, good morning sir. Good morning tayo. Ayun na, may mga ano na kayo. Andito ako ngayon sa kaibigan ko si Mark Bulano. Yeah. Support Mark Bulano. Support niya din si Tam TV. Yeah. Synchronize and listen. Okay lang ba yan, bro? Okay lang yan. Okay, stress wala. Wala naman na lang sila doon. Kasi nakaano na ako nang pumunta ka eh. Hindi ka alanganin na ibaba isarado kasi baka magalit sila. Gusto ko ang sabihan eh, yung alam mo yung synchronize ano. Kasi ganito ang gawin ko, bro. Kasi pag mag-isa tayo, hindi tayo masyadong malakas. Magtulungan. Yeah. Mag-create ako ng tatlong streamer. Ano, limang streamer na magtulungan. Mhm. Merong streamer na magtulungan na. Every yung limang streamer nagsusuport yun sila. Para parang malaki yung impact ba. Malakas yung impact. Pero
ang inisip kung paano siya i-synchronize synchronize LS. Or pwede siguro sunod-sunod yung schedule nila. Kuha sila ng slot. Tapos ikaw i-promote kita palagi sa LS ko. Tapos ako din i-promote rin ako palagi. Parang para lalakas yung ano ba, lalakas yung kasi ang sa totoo lang kasi sa YouTube. Yung mga successful na YouTuber, marami silang mga nakasuporta sa kanila ng mga GC. Or tinan mo yung mga sikat na vlogger sa atin. Nag-ano sila, may mga collaboration sila na nangyari. Oh, ganoon naman para talo silang sumikat. Oh, ganoon naman dapat. Kaya nga gagawin natin. Minsan gawin mo dito, pasok mo si ano ba si Willie ba ngayon naka-online? Ipakitin mo ngayon. Tulog yata, tulog pa yata eh. Si anong oras ba sa Japan ngayon? Gabi pa yata sa Japan ngayon eh. Okay. Okay. Shout out to Willie Hakitampul from Japan and Japinay Tumadatsi. Pasok po kayo sa kay Brother Mark Buhulano live stream right now. Andito ako. Punta kayo dito. Pwede sa Bruce sa ha? Nandiyan pa sila, wala. Tulog pa yata eh. Baka tulog pa siguro yun. Pero, shout out Idol. Idol Rolando Buhol, sabi ni Bochok TV. Ay, Butchok, mika shout out po sa iyo, sir. Maraming salamat sa suporta sa kaibigan kong Mark Bulano. Ayan. Okay. Sir Mark, si, yan ba si yung boxer? Yes, ito yung champion. Ito yung IBA 4 champion, 1988. Ito yung authentic na si Rolando Bol. Tingnan yung ano niya sa likod. Tingnan yung ano sa likod. Nandyan yung ano sa likod. Pero ipakita mo ngayon ano mo sa likod, bro. Yung yung picture ano mo sa likod. Ayan. Hindi ma i-focus mo. Focus ko. Ayun. Yan guys. Yan si Rolando Buhol, guys. Kilala ni Bucho kasi panahonan natin yan eh. Ayan. So, I-organize ko nga yung sa likod ko. Siguro ibabaan ko tapos ano. Isa lang nilagay ko kasi ano eh. Kasi sobrang dami eh. Masa ano. Sa living room ko, sa labas. Yun. Pagpasok. Kaya sinabi ko sa iyo dati, bro. Lakihan mo yung picture mo sa likod para maklaro. Pero ngayon okay na, di ba? Okay na siya. Sabi niya, Sir Mark, yan ba yung Dewa, nanood ako dati yan ng nabutan ko yan. Sino? Si Butok TV. Oh, good. Yeah. Salamat sa suporta, Sir Butok. Okay? Ngayon, bro, naging streamer na rin siya. Oh. Hindi, na ano lang, nang makita ko lang si ano si Idol Mark sa YouTube, sabi ko kaya mag-ano na rin kaya ako, mag-vlogging na rin na kayo, ako. Kaya, ano sabi ko, mabuti ata, magandang ano to. Pero bro, may ano na yun, yung napakasayang yung dati mong channel, bro. I-retweet mo yun, bro. Oo nga, sayang. Yung hindi, hindi pwede kasi yung hindi yung sa channel, yung email ko doon eh. Andun nakakabit kasi yung mga financial institution ko eh. Pinalitan na rin yung pati mga bangko ko lahat. Pinalitan na yun, totally na yun. Kasi dalawang bisis na may nag-withdraw sa account ko, hindi ko alam, walang authorization. Nahak talaga yun. Hindi lang yung bangko, pati yung ibang account ko pa. Oh my goodness. Kaya nga sabi nila, you have to just change that completely. Tapos pinalitan pati mga bank card ko, mga debit card ko, credit card ko, everything pinalitan instantly. Pinalitan ka agad. Hindi pwede mo gamitin the same thing kasi hindi ko nga alam kung paano, magagaling talaga mga ano, marami talaga mga luloko sa ano. Magaling talaga yung mga hacker, bro. Magaling. Kasi sabi nila, kinausap ko sila, sabi nila, ingat mga ano mo, ano natin. Bro, kahit anong ingat mo, bro, kasi sinanong ko sila eh. Sabi ko, bakit nangyari to, nga ganito? Eh, kala ko ba secured? Sabi nila, hindi, you're not alone. Thousands of people has been hacked. After the pandemic.
Oh, kaya ano, hindi lang ako nag-iisa. Ang dami, libo-libo na tao ang nahak. Kasi, grabe. Kaya nga, bakit ako, isa pa ako doon nang nadamay ako. Oh my God. Eh wala, at saka kasi yung buhay ko, or, di ba, buhay ko naman, alam mo, open sa public, nasa internet palagi. Oh. Kaya, yun, nasa internet ako palagi. Palagi yung alam mo sa public. Yeah, kaya, siguro. Nasa Google ka na eh. Hindi ko, hindi Butchok, mo. Butchok, dali. Akit na Butchok, kasapin mo si Champ TV. Yeah, pakitin mo si Butchok. Hindi, pakitin mo si Butchok. Hindi yan. Mahilig umakyat eh. Hindi, pakit. Baka pwede na ngayon yan. Tagalisya din yun, bro. Tagalisya din yun. Oh. Malapit ang lugar namin. Malapit sa bahay niya, no? Oh, taga Bohol din yan? Ni Bumbum Bautista. Oh, taga Bohol din pala yun? Oh, taga Bohol yun. Taga Kandihay Bohol yun. No, oh, okay. Taga amin yun, bro. Malapit. Hindi, kasi alam ko si Bumbum mata from Kandihay eh. Pero balita ko ngayon, lumipat na si Bumbum sa Tagbilaran nata. Tagbilaran na siya. Oh, sabi niya sa akin. Si ano mo din, dapat guest ko rin last week si Al Juharo, dating WBC flyweight champion. Guest ko rin dapat. Ganun din ang yung, ano, problema, hindi makapasok ni Marunong. No, kaya yun ang ano, marami ako dapat. Naging ano, hindi ano, mayroon. Kaya kung sino yung Marunong, yun na lang ang gine-guest ko. Si ano ba si Joyce ay hindi ba busy? Oh yeah, ano mo padala mo ng link. Di okay lang saka i-guess ko lang sila pag ano pag mag live streaming LS ako. Oh, imbita ano kami, imbitahan pa dalhan mo kami ng link. Pag available naman ako. Nakita ko yung ano, nakita ko si Willie Hakitampol. Mm. May charity siya sa mga bata, yung bata na mayroon siyang ano, bala kong mag-ano ba. Kurakustoon sa mag-ilis ako tapos ang kikitain. Ibigay ko sa kanya. Mm-hmm. Doon sa ano. Mm. Ang iyan na. Sounds good. That's very good. Naghanap ako ng sponsor. Yung paano ba mag-sponsor, bro? Mag-ano ka lang. Di ang ganito kasi gagawin ko, bro. Kukuha ko ng 10 sponsor. Mm. Pero yung 10 sponsor, automatic magkakaroon sila ng 100 subscribers. Mm. Kasi before ko sila yung mga pupunta, before sila makasali sa raffle, mm-hmm, dikitan muna nila yung mga sponsors. Mm-hmm. Dikitan muna nila yung sponsors. So kung mayroon akong pa-entry na 100 na sumasali sa pa-entry raffle, mm-hmm, yung mga sponsors, magkakaroon din sila na 100 na subscriber. Oh, I see. That's very good. Yeah. Ganun yun. Mm-hmm. Pero ang kikitain noon, may mga, kung may magpalipan, may magbigay, magano, mm-hmm, yung ano-ano na yon, ang kikitain noon, ibigay ko kay Willie Hakitampol. Doon sa bata na sinusuportahan niya. Oh, yeah, that's good. Yung sa nga pala yung ano sa'yo, halimbis nagla-live ka, yung nagbibigay sa'yo ng mga super chatter na gano'n, paano ka magbigay ng pag gusto mo magbigay? Paano yun? Ka, bro. Kulitize ka na. Mayroong magagawa ka ng, gagawa ka ng perks. Yung sa ano, kasi meron ako yung old channel ko, yung old channel ko. Yung ano mo, i-apply. Nakasubra na ka sa portfolio, di ba? Ay, ano na, laki na. Sabi ni Willie Tampol nga, di ba, sobrang laki ng watch time ko. Hindi kaya pinag-uusapan eh. Sobra. Ano mo, yan lang bro. I-apply mo bro. Konti lang yung subscriber ko, pero yung watch time ko, sobrang super lucky bro. Ano mo na bro. Yeah. Ano mo na. Yeah. I-apply mo na para karoon ka na ng ano. Kasi maalala ko nung araw pala na ang old channel ko, mayroon akong naka-on yung chopper chatter ko to at saka super sticker. Bro, sabi ni salamat sa mga inyong lahat. Sabi ni Butchok TV, pinabagsak mo raw si Sak
Saksamot. Yung ano? I think first fight ko sa bantamweight. Umakyat ako ng bantamweight, bro, kasi nahirapan ako ng nag-umpisa ako sa flyweight. Tapos hindi nahirapan ako kumuha ng 112 pounds. So umakyat ako ng 115. Okay. Nakailang dipinsa ako sa junior bantamweight. Nakalaban ko yung, natalo ako sa ano sa Fukuoka, Japan, yung ano yung first or second title defense ko doon sa ano sa Fukuoka, Japan kay Tatsuya Sugi. Eh natalo ako doon by split decision. I'm sorry, napamura ako doon, ah. Sorry, bro. Ani kasi nagalit ako doon kasi tatlong beses pa dalawang beses bumagsak, third round and seventh round. Tapos tumay nakatayo, iba? Tapos ang ginawa, takbo lang hanggat matapos. Nang matapos yung round, ang dalawang mata halos sarado, eh. Tapos tagal-tagal binigay yung decision. Tagal namin naghintay sa ring. Tapos tatalo pa ako ng majority decision. Tapos natalo ako. No, majority. Majority decision. Okay. No, tapos nag-rematch kami sa Hawaii ng 1992. Yun, ni-knockout ko siya doon. Na hospital pa ngayon, eh. Kasi ang nangyari kasi mula personal, sabi ng trainer ko si Ilorde, sabi niya budigahin mo para hindi na tumakbo. Yo, kinatawan yun. Saksamot sing samang. At Thailander 'yon. At Thailander. Oh, second round sa akin yun. Na-knockout ko second round yun. Ah, okay. Ang ganda ng trophy na binigay ni, sino ba ng trophy? Si Joseph Estrada. Pasay City Mayor Pablo Cuneta pala nag-donate ng trophy. Ang ganda ng binigay na trophy sa akin nun, ah. Ang laki-laki. Mas malaki pa ata sa akin. Okay. Pero bro, ganito, ah. Anong feelings pag nasa court, nasa boxing ring ka? Parang gusto mo lang tapo, no? Or hindi, wag mo isipin 'yon. Basta just go, kasi pag bait mo kalaban mo. Oh, wag mo isipin 'yon, wag ka manggigil, kasi pag nanggigigil ka, malalo ka lang hindi concentration mo mawala. Relax lang. Just go. Kasi ang knockout naman darating na lang 'yan, eh. Kusang dumarating 'yan, eh. Hindi mo minsan inasahan. Just do what you're doing. Sabihin, kalma ka lang, huwag ka manggigil. Okay. Yes, kasi pag nanggigil ka, mawala ka sa ano, sa concentration, at saka mawala yung diskarte mo. Huwag ka manggigil, relax. Kasi sa mga boxer pala, sa mga boxer na mga young kita, boxer ngayon, huwag silang kalma lang palagi. Relax, huwag manggigil. Kasi the more you giggle, the more mawala ka sa concentration. So talagang kailangan mong mag-ano sa ano. Minsan kasi yung iba kasi, lalo na pag natamaan, ha, mawawala sila sa concentration, no? Oo nga. Hindi po ano yan. At saka, pag yung, kasi noong araw kasi, inaamin ko ng unang akyat ko sa ring, doon sa himawala ng amateur ako. Noon nga, hindi ko iniisip yung suntok ng kalaban ko. Iniisip ko yung baka mahulog ako sa ring. Kasi, atras ako na atras, baka mahulog ako. Yun ang, tinignan ko yung likod ko, eh. Baka mahulog ako pag atras ko, eh. Nakakatuwa ang feeling yun, eh. Kasi alam mo naman sa Pilipinas, sa probinsya, 'di ba? Yung lubid hindi pa masyado masik. Hindi siya professional, eh. Pag sinandalan mong gayon, pwede kang mahulog, eh. Kasi malambot. tapos yung luna, walang foam, tabla pa, kahoy lang. Tapos maingay pa yung ring kasi hindi masyadong fully secured. 'Di ba? Okay. Ganun talaga ang ano. Pero nang ako ay naging professional na, iba na. Tsaka yung pero pag pangarap mo kasi talaga, pangarap mo talaga mag-champion, mag-world champion.
Excuse me. Ano, hindi mo na iniisip, bro, ang sakit eh. Iniisip mo kung paano ka mananalo eh. Ganun ang naging feeling ko ng ako na eh, na nang, kasi determined na ako eh, I want to be a world champion. Lalo na hinawakan ako ni Plasy Lordi Senior, yung daddy ni Kuya Bibot. Nang hinawakan niya na ako, doon ako lalo lumakas yung determination ko. Kaya tuwing laban ko noon, masayang-masaya ako, bro. Pag ngumingiti pa nga ako eh, habang lumalaban eh. Kaya nga nang main eventer ako doon sa Elorde, yung mga tao doon, mga lalo ng mga empleyado doon, mga waiter, mga ano doon, tuwa sa akin kasi daw, the smiling peace boxer daw. Kasi nakangiti pa ako, Pero maganda naman ng mga ano ko noon. Nung umpisa kasi ako, nakailang fights ako, undefeated ako eh, wala akong talo eh. Until lumaban nata ako sa Korea. Yun at ang first loss ko sa Korea eh. Split decision din. Split decision din? Oo, split decision. Nag-travel kami doon, yan. Mark Hose, palapag ng bahay ni Idol Champ. O, yan bro, ilapag ko na bro. O, yeah, ikaw na lang bro. Alam mo naman yung bahay ko eh. Maraming salamat dyan sa lahat na nanonood sa ating idol, Mark Buholano. Pakisuporta po sa kaibigan ko, mabait yan. You're welcome. Thank you so much, bro. Kaya nga, Siyempre, bata ka pa, hanggang lumaki ka. Anong year ka na naisipan mo na gusto mong mag-boxing? Oh, mga bata pa ako, 12 years old. Ako nagka-interest sa boxing, bro. 12 years old. Anong nagkakaan nyo sa'yo na mag-ano ka ng boxing na ito yung profito kung gusto kong pasokin? Yung ano, yun ang unang nainganyo ako doon, yung laban ni Muhammad Ali and Joe Frazier. At si yung kasi Muhammad Ali at si Joe Frazier sa Aranita Club, 1975 yun eh. Tapos yung ano, kasi yung araw kasi si Plus Elorde, mayroon siyang parang life story niya sa EM radio station. Yun ang pinapakinggan. Tapos yun nga, dumating pa yung laban nila ni Plasy Lord, I mean, ni Muhammad Ali and Joe Frazier. Doon ako nagka-interest. So, from there on, mayroon kaming kapitbahay dati doon sa Negros na dati siyang professional boxer. Tagabantayan, Cebu siya. His name is Rick Sarabia. I think namatay na ata ngayon yun. Tagal na yun, matanda na yun eh. God bless his soul kung saan man siya. So, tinuruan niya ako, nagpaturo. Actually, nagpaturo, sabi ng grandma ko kasi noon sa father's side, doon ako nakatira eh. Nag-iisa lang ako kasing grandchild at nag-iisang anak din. So, at saka yung mga uncle ko, siyam sila magkakapatid, puro lalaki. Kasama yung tatay ko. At saka may boxing, mayroon silang boxing gym sa ano, sa sarili nilang bahay. So, doon ako lumaki. Habang nanonood sa kanila, yun, natuto na rin ako. Tapos pinaturuan ako ng martial arts ng uncle ko at saka yung grandma ko. Sabi niya para self-defense lang daw. So, nung araw kasi sikat yung ano, yung Kung Fu Kung Tao. Naalala mo yun? Oh, yung mga Kung Fu, ano? Kung Fu Kung Tao, yeah. Yun, actually, hindi boxing. Una kong pinag-ano eh. Yung una kong nilabanan, yung Kung Fu Kung Tao muna. Tapos nagkarate-karate ako. Tapos nang bandang huli, sabi ng yung uncle ko, sabi niya, huwag ka na mag-karate-karate, walang mangyayari sa'yo dyan. Walang boxing ka na. Mag-boxing ka na lang, turn to regular boxing. So, kaya nag-switch ako sa regular boxing, yun na yun. Tapos tinuruan ako ni Rex Sarabia. Tapos ng 1979 nata, mayroon kaming intramurals sa school namin. Tapos mayroon akong teacher noon sa industrial arts na si Domingo Corimao Jr. Yun yung naging coach ko. Sabi niya, gusto mo sumali sa intramurals, mayroon silang pa-boxing. Sabi ko, sige, subukan natin. Yun. Sumali ako doon, tapos nanalo ako. Tapos sumunod, intercity, provincial meet.
yung nag-provincial meet na ako doon sa Paglaom Sports Complex nung araw kasi yung pag nakarating ka na dito, bro, kambal kamao ni Nabariti, nanonood din ako, Paul. Oh yeah. Paul Salon, ako interview na Idol Tab, ayan. Thank you. I-welcome pala natin ang ano, bro. I-welcome pala natin yung mga bago nating bisita. Bohola na in atin Grace. Yeah. Bros, it is 7 TV official. May glove set out sa inyong lahat. Magbabalagan ng bahay niyo dyan, guys. Magbabalagan ng bahay. Mega shout out po sa lahat na bagong pasok at sa lahat po na nandiyan sa ibaba. Mega shout out po sa inyong lahat. Salamat sa pagsuporta sa aking idol, Mark Buhulano. Hey bro, ikaw yung idol namin. Okay, balik. balik tayo, idol, sa ano, sa kwentuhan natin. Hindi ba doon na sa ano na tayo, sa provincial meet na ako, di ba? Kasi nung araw pag nakarating ka ng provincial meet, ang makakalaban mo mabibigati na. Kadalasan mga Asian Games ano na eh, boxer eh. Kasi nung araw yung ang sikat nung araw yung Tagabago at saka Bakulod team. Tagabago City at saka Bakulod City team ka. Matitinik 'tong mga boxer na 'yon kasi may ano na sila sa training nung matagal na at saka sinasali na sila sa Asian Games eh. So, nang dumating ako doon, kasi nag-gold ako sa Intercity sa provincial meet. I mean, intramurals. So, nakalaban ko doon. Una, yung sa final ata, nakalaban ko bago. Either bago, Bakulod, nakalimutan ko na. Yun, nanalo ako doon. Doon ako nag-gold. Ngayon. So, ibig sabihin, bro, before ka naging ano, sa school ka talaga sa school doon ako nag-umpisa. Amateur. Pinagdala mo talaga sa mga provincial meet? Provincial, intercity, area meet, something like that. So, pambansang palarong pambansa, ito nang huli, tapusin ko yung kwento. Okay, dinagold ako sa palarong sa provincial meet, di ba? So, ngayon, the next meet is ang West Visayan meet. Yung buong, ano na, buong West Visayan region. Kagaya sa inyo, ano ka ba yan? Ang Bohol, anong region kayo? Region 8? Region 7. Region 7, yeah. Kasi region 6 kami sa Western Visayas. So, yun, after the provincial meet, West Visayan meet na. So, nakalaban ko doon, taga Iloilo, Antique, Aklan, mga ganun. Tapos, nanalo ako doon ulit. Nanalo ako doon, inire-represent ako sa palarong pambansa na buong Pilipinas. Kasi the whole country, mayroon tayong 13 regions. Okay. So, 13 regions, maglaban-laban yan until you reach the finals. So, ang before that, mayroon pang mga discussion noon dahil sa lahat ng West Visayan team, ako lang nag-iisa from Himamaylan. Lahat na mga kasama ko, Bakulod at saka Paglaom, ando doon na sila eh. Kasi nung araw, uso yung gintong alay, kung naalala mo yun. May mga allowances yun mga yun. I think the government give them $5,000, 5,000 pesos a month allowance para mag-training lang. Ngayon, ang gusto nila mangyari, hindi na nila ako dadalhin kasi daw malayo ako. Kasi mga more than 80 kilometers a week ako sa Bakulod eh. Sabi niya mahirapan daw ako i-maintain gawa na kasi malayo ako. Kailangan daw lilipat ako ng Bakulod kung gusto ko raw talaga sumali papuntang palarong pambansa. So, no choice. Kaya kailangan ko lumipat. Kaya pumunta ako doon. Pinakausap ko yung coach ko, sabi ko, buti naman yung granted naman pating school ko kasi nire-represent ko yung school ko at saka yung city namin, di ba? Yung granted nila ako na pumunta doon sa Paglaom, doon training ako doon hanggat nakarating kami ng palarong pambansa. Tapos pagkatapos ng palarong pambansa, nang umuwi ako ng namin sa school namin sa Himamaylan, graduation na bro. Gagraduate na ako ng high school. Si pagkatapos ko ng graduate, mayroon naman isang dating ex-boxer na sa pangalan niya si Rosalabi Kid. In the early 60s, this guy. Sabi niya sa akin, ano plano mo? Sabi ko, siguro po, kasi gamalang talaga ako pupunta na Manila kasi meron akong kamag-anak sa Bohol side na nakatira sa BF Homes Paranaque.
So sabi ko, uncle, pwede ba ako titira dyan abang mag, kasi dito ko mag-aaral dyan. Sabi ng uncle ko, sabi niya, sige, punta ka dito. Dito ka na lang tumira para hindi ka na mag-renta, sabi niya. Yun, punta ako doon. Pero before that, like I said, meron nagkausap sa akin na si Rosalabi Kid, na sabi niya, gusto mo ba talaga mag-boxing? Sabi ko, opo. Sabi niya, kung gusto mo, tutulungan kita, papakilala kita kay Gabriel Plus Ilorde. Sabi ko, oh, idol ko yun ah. Sabi niya, tapos sabi niya, yeah, oh, kilala kita. Sabi ko, kilala niyo po yun. Eh, alam mo, pag galing ka ng probinsya, pag nakarinig ka ng ganun, parang kang natulala, di ba? Na nakakamangha, di ba? Sabi niya, oo, kilala ko kasi ka-sparring partner ko nung araw yun ng panahon namin. Kasi kahalos kaedad sila eh. Nasa 60s din siya. Sabi niya, oo, kakilala ko yun, friend ko yun. So ngayon, di na lang, nagbarko pa ata kami papunta ng Manila eh. Wala pang aeroplano, di ko nag-aeroplano noon eh. Nakabarko kami. Barko pa yun, wala aeroplano yun, tapos aeroplano eh. Oo, barko pa noon. Sikat pa mga pag nakabarko ka noon, sikat ka na noon eh. Hindi punta kami nang lumapag kami sa ano sa Pantalan doon sa Manila. Kanya-kanya na kami, punta na ako sa uncle ko. Sabi niya, sige, ganitong gagawin natin. Magkikita tayo bukas doon sa Ilorde Sports Complex. Alam mo ba 'yon? Sabi ko hindi ko alam pero hahanapin ang uncle ko, malapit lang doon, sigurado malalaman yung lugar na 'yon. So, pinunta nung the next day, sabi niya magkikita tayo mga 10 o'clock doon sa Ilorde. So, yung pumunta kami doon, nakita-kita kami doon, tapos pinakilala niya ako kay Placer Lorde. Nagkakape pa si Placer Lorde noon eh, kasama si Mrs. Lorde sa restaurant nila. So, sabi niya, ito, bye. Sabi niya, bye. Ito yung ano, pakilala ko sa iyo, magaling to. Kagagaling lang to sa, ano, sa palarong pambansa, amateur. Sabi niya, oh, ganun ba? Pinaupo ako, tapos binigyan ako ng, ano, binigyan ako ng sandwich ni Placer Lorde at saka ng kape. Mahilig magkape yan eh. So, ano doon, eh mag-iinsayo ko ng 1 o'clock mga siguro, mga ano na yun, mga 10:30 na ata yun. Hindi ako pwede kumain, di ba? Pero kinain ko pa rin yung sandwich. Tapos habang kinakain ko yung kinakwento, tinatanong, in-interview niya ako. Sabi niya, yun nga, tinatanong niya ako kung taga saan ako, ilang taon na ako, saan yung mga magulang ko. Tapos, mga ganong typical question, di ba? Yung ano, tapos sabi niya, sige, mamaya, 1 o'clock, kita tayo sa gym. Doon tayo itatry out kita. Sabi nga ganon. So, ngayon, pag 1 o'clock, punta ako sa gym, kasama sila, si Rosalabi Kid, yung nagdala sa akin. Pagpasok ko sa gym, laki ng gym nila dyan sa palaki. Pagpasok ko sa gym, nagkataon andun si ano, si Lulo Sarial. Alam mo si Lulo Sarial? Si Papa Lupe Sarial. Yun yung manager ni Ilorde. Yung biyana niya. Matanda na, medyo puti ng buhok nang makilala ko siya eh. Sabi niya, yun na yata eh, di ba? Ha? Patay na, di ba? Oo, oh, patay na si Lulo Sarial, patay na. Pero, pero si Lulo Sarial, nabutan ako hanggang nag-world champion. Siya ang nagbigay ng break sa akin din eh. Isa siya nagtulong para matuloy yung labang ko sa Koreano. So, but anyway, doon na sa gym, di ba? Sabi ni, okay, lagyan niyo yung, gloves si, yung dala ko ni, ng kaibigan niya, si Rosalabi. Kaya, lagyan niyo ng gloves yung boxer ni, kaibigan ko. Di pa ano natin, try out natin. So, okay na, suot na ng gloves, di ba? Ang pinaispar pa sa akin, professional bro. Pero hindi yung 10-rounder, 6-rounder. Kasi sa Pilipinas kasi, pag galing ka sa amateur, ang amateur, 3 rounds. Pag nag-pro ka, start ka ng 4 rounds, 6 rounds, 8 rounds, yung professional na yun. So, pero yung 12-rounders. Yeah, professional na yun. Part ng professional na yun. Pero pag nag-12 rounders, pag 12 rounders ka na, ano na yung kadalasan ng laban? Pag 12 rounds kasi championship yan. Pag non-title fight, 10 rounds lang. Pero nang during that time, yung panahon namin, ang championship ng Philippines, 12 rounds. Oriental, 12 rounds. Ang only 15 rounds noon, yung mga world championship. Like WBA. 15 rounds, di ba? Ha?
Yung laban mo dati is 15 rounds. Oh, 15 natin. Rounds yun. Yeah, 15 rounds kami ng panahon na yun. Wala. And 12 rounds lang noon yung local championship like Philippine Championship at saka Oriental Championship. Lahat na international noon, kasi tatlo lang nung araw, IBF, WBC, WBA. Yung IBF, ang mahawak, Amerika. Kaya kita mo American Eagle. Kita mo yung belt ko, American Eagle, di ba? Yeah, dito sa Amerika in-establish yun. Tapos yung WBC, Mexico ang may hawak. Ang WBA is Panama. Venezuela, I should say. Yeah, tatlo lang nung araw, wala pa yung mga WBO, mga ano-ano to, wala pa. Pero wala 'yon. Pero ano na lang 'yon kasi ginawa ni in-establish nila yung mga bago-bago to ngayon para maraming boxers mabigyan ng break. Kasi nung araw nang kasi pahirapan eh. Bago ka ma-ranking sa mga boxing organization, talagang kailangan pakita mo marami kang tatalunin na ano. Boxer. Oo, kaya bago ako mag number one contender noon eh. Ano, ang dami kong pinagdaanan, bro. Oo, naalala ko yung daan ko dati, kasikatan mo, bro, na alang yung fight mo yata, yun na yata sa Hawaii. Di ba may fight ka sa Hawaii, di ba? Oh, yun yung ano, yung bro, hapon diba, na... Bro, di ba na-idol ka, bro? Ano yun? Na-disgrasya ka pala yung time na... Kaya, saan? Yung diba may nangyari ng ano... Yung saan? Yung na-aksidente ka, di ba? Oh, nakara-aksidente ako doon sa ano, sa... Yeah, you know, before the fight yun. Yung nasa Hawaii na ako nakatira, may laban sana ako ng... No, tapos hindi na natin, di ba? Yes. Yeah, yun yung alala ko yun. Ito, alam ko na, I know exactly what you're talking about. Ang may laban dapat ako doon sa ano sa Australia kay Win Makalop for the WBA Bantamweight Championship. Naka-prepare kami noon and suddenly, I think a month before, nakara-accident ako sa Hawaii. Total damage. Na-sandwich ako. Hindi ka na na-vaccinate. Oh, yun nga na hindi ko makapag ano na dahil na-injured ka. Oh, yeah, yun yung nangyari. Yun ang kaya, that's the reason why I retire because of the car accident. I have two major accident in Hawaii. Ganun pala yun. Kaya pala hindi ka nagtuloy-tuloy. Oh, kaya yun ang dahilan. That's the reason why I stopped in boxing because of the car major. I have two major car accident. Hindi ko lahat kasalanan eh. Kasi nangyari nung unang car accident ko na yon. Kasi sa Hawaii kasi maraming mga farm doon. Kadalasan may mga edad na mga hapon, mga ano doon. May mga ano sila, mga kasi yung nakabangga sa akin hapon eh, hapon na may edad na nakasalami ano. Mm. Tapos eh ang laki-laki ng truck niya pa, laki-laki ng truck niya. One way pa yung street na yon. Ating mga 6-lane pa yung street na yun. Nagtataka naman ako, bakit doon pa sa likod ko siya? Ayun, laki-laki naman ang daan. Pero madaling araw kasi yun eh. Galing ako sa Waikiki Beach noon eh. I think 2:40 in the morning. Naka-complete stop ako, bro, sa intersection. Tapos eh, ang bilis ng takbo niya. Sabi ko, akala ko, alam niya ang ginagawa niya. Pero ang bilis, so, yung kotse ko noon, dark midnight blue. Alam mo yung medyo, gabi, madaling araw. Baka hindi niya ako nakita. Tapos yung light, red light niya sa harapan, isa lang. Binangga niya ako, bro, na-move pa nga yung kotse ko sa almost gitna ng intersection, tapos binangga ulit ako ng naka-SUV na taxi sa driver's side. Kaya ngayon, mayroon akong scratch dito sa side hip ko eh. Natanggal yung balat nga dito eh. Pero, hindi ko pa nga kasi by that time na maganda ng condition ko ha. Hindi ko naramdaman yung bro, may sugat ako eh. Yung pulis pang nakakita na may tumatagas na dugo dito. Yung pulis pang nagsabi niya, we need to call the ambulance. Meron kang blood, sabi niya gano'n. Sabi ko, ha? Gano'n, ayun. 24 hours ako sa hospital. Alam mo yung ano, yung rush parang ano ka, yung pag nandun ka sa actual mismo na aksidente, hindi mo maiisip yan. Hindi mo na maalala, mayroon ka lang palang sugat. Pero wala dito.
Yeah, exactly. Exactly. Kasi ang iniisip mo, ang main ano mo doon na maging kaligtasan okay ka lang eh. Kaligtasan mo lang, that's it. Well, you're not thinking, kung may sugat mo, well, hindi mo na iniisip yun eh. So, yan na, habang kinakausap ko yung pulis, sabi niya, we need to call the ambulance. Tapos, dinala ako sa ambulance. Tapos, dito the car, kasi total damage eh. Dito the car and everything, and then, the next day, yung binalita nila sa akin, ganun daw, dahil yung nakabangga daw sa akin, yung may edad na, retire na hapon, yung nagpa-farm. Tapos, tinanong daw na ng pulis ata na ano nangyari, sabi ng hang driver, sabi niya, oh, hinahanap kong salamin ko. Hinahanap pero yung salamin, siguro, na-miscalculate niya. Yeah, kaya nabangga niya ako. That's just crazy. Kaya pala, bigla kang nawala sa boxing. Oh, yun. Pagkatapos nun, tagal ko ng ano, tapos eh, after 1 year, ano, 6 months ata, in between. After 6 months, na-aksidente na naman ako. Ah, my God. Ito bagong coach, yung bagong coach ko na naman. yung bagong coach ko naman, doon naman sa bandang, ano, sa Kapulo. Dalawang bandang weekend. Yeah, 6 months in between. Bro? Ha? Mm. Dalawang business ka ng champion, di ba? Oh, yung flyweight at saka junior bantamweight. Yes, yes. Naalala ko na, Tapos yung... tapos yung ano, yung... Yeah, tapos yung tawag nito, yung... tapos nang manawa aksidente naman ako doon sa may Kapahulo Avenue malapit sa Waikiki. Ang ano naman doon, Vietnamese ata yun yung nakabunggo sa akin eh. Binangga ko naman sa likod. Pero ano lang to, hindi masyadong major, minor lang. Kaya nga lang, nagkaroon ng problema sa settlement ko sa kaso kasi nagkaroon ng apportionment yung 2 insurance kasi magkaiba, hindi pa the same insurance. Kaya nagkaroon ng yung isa ayaw magbayad ng 100%, yung isa ayaw rin magbayad ng 100%. I mean, ng 50%, gusto ng isa 70%, 30% lang yung sa kanya. Yung parang nagkaganon, kaya tumagal yun. Umabot ng kaso. Umabot kami ng almost 2 years ako na stay home, kaya hindi na ako nag-ensayo na ano, eh natuto na akong mag good time, you know. Parang tinamad na rin ako. Kasi sabi ko, I think ito na yung destiny ko siguro baka it's about time for me to hang up my gloves. Ay, ano, sabi ko naman sa sarili ko, total nag-champion naman na ako. Okay na yun, total at least ay wala naman ang mangyari sa masama sa akin. So, lahat ng mga equipments mo, laban mo, kinikip mo pa hanggang ngayon. Mayroon akong parang trophy room sa Bacolod. Andun lot yung mga ano ko, yung mga tawag nito, yung mga clippings ko. Oh, madami ka doon pagpumasok mo. Marami ka doon makikita. Kaya lang balita ko doon, sabi na nanay ko, yung mga kamag-anak ko raw ata, tuwing punta doon, pag-uwi, may bit ng mga kung ano, yung mga damit ko, yung mga pang-boxing ba. Kaya alam mo, super proud sila. Kaya unti-unti daw nawawala. Yung ano, so, wala tayong magagawa. Binabayaan ko na lang. Marami akong trophy doon, bro. Ang dami kong laban. Dalasan ang trophy ko, laban ko dyan sa Pilipinas. May mga trophy. Ang dami kong trophy, mga kung ano-ano, ang dami. Kasi ang last kasi natin, di ba na ano kita bro sa AP? Sa AP kala ko buhulahan ka. Nakita kita nung bro, nag-work ka sa hotel. Oh, nag-work ka ng hotel. So, yes. Kasi yun nang dumating ako dito na tapos ng car accident. Actually, di ako dito, nakita mo yun sa Las Vegas na eh. Nag-ano pa ako sa Hawaii, doon ako nag-umpisa yung career ko sa hotel industry. Nang tapos ng car accident ko, nang 2 years na, I decided to hang up my gloves. So, naging chairman ako ng Hawaii International Youth Goodwill Games. Sa Hawaii, yung mga bata. Marami kong event noon. Mga track and field, basketball, soccer. Tami kami mga, marami mga country na, PG,
American Samoa, mga ganun ba? Yung ang Philippines nga doon, ini-invite ko rin eh na mag-join sa Asian, sa International Youth Goodwill Games. Pero nagkataon naman na kailangan ko mag-resign sa position ay tsaka kasi lilipat ako na Las Vegas kasi naisip ko noon mas I think I have a better opportunity in Las Vegas. Mm. Kasi alam mo yung as a chairman to the Youth Goodwill Games, it's not easy bro kasi you're dealing about all these kids. You know, yes. Stressful din eh. Stressful din yung mga, I don't mind dealing with the kids, but yung mga pagpa-process, yung mga ano, marami, mas naka-stressful. Kaya sabi ko, tapos nung nanilbihan ako siguro mga 2 years, like I said, four years. Tapos 2006, I decided na lumipat dito sa Las Vegas. Okay. So, nung nagkaano tayo sa FB, natabi mo ganito, nagtrabaho ka. Hmm. Tapos, I think, months ago, lumipas yung ilang month, nakita na naman kita na may mga pinipromote ka ng business. Paano ka nag-engayo na nag-ganyan na mag-business ng mga ano? At actually, nang lumipat ako, yun talagang ano ko, na lumipat ako sa Las Vegas. Kasi doon sa ano, nag-aaral na ako online. Nag-aaral na ako. So, ang purpose ko, nag-aaral ako para ma-enhance yung knowledge ko para makastart ako ng business ko. So, nung nakagraduate na ako, decided pumunta dito sa Las Vegas. Tapos pagdating ko dito, mga boxing equipment. I sold almost everything kasi nag-partner ako sa Amazon eh. Alam mo yung amazon.com? Yes, yes. One of the biggest company in the world. Yeah, partner kami. So si Jeff Bezos ang may-ari ng Amazon, ako yung may-ari ng 24hourshopnet.com company. So kung as you can see, partnership. Meron kayong counterpart na agreement. Yeah, partnership. So kung anong nakikita mo sa Amazon, yun din nakikita mo sa 24hourshopnet.com. Binibenta ko rin lahat. Exactly the same thing. Ang pagkakaiba lang, I own the 24-hour, kaya pag pumunta ka dyan, yung 24hourshopnet.com at amazon.com, sa lahat na product na nakalagay dyan sa 24-hour, nakatag ang ano namin, website namin. So, Amazon and 24hourshopnet.com. Kaya nakatag yan. Kaya, kasi nakakontrata kami. Kaya hindi pwedeng ano. Dati kasi marami akong hawak na company. Walmart, alam yung Walmart malaki rin, di ba? Hawak ko dati yun yung bago ang Amazon, Walmart muna. Meron ako Walmart, Home Depot, meron ako mga nagsisil ako ng mga airline tickets nung araw. Mga airline tickets, hotels, everything. Pero basta ang dami ko, hinawa ko siguro, may higit 15 na company yata. Ang ginawa ko, naghanap ako ng isang company na pwede nila hawakan lahat na para isang account na lang. Hindi na ako pupunta sa iba-ibang account pag nag-update ako. So ito, dumating yung Amazon, naka-receive ako ng message from the Amazon na kung gusto ko raw, magpapartner, magsasign ng contract, tapos babayaran nila ako ng itong sintong amount, tapos bibigyan pa ako ng commission per transaction. Kaya nang-inganyo ako, sabi ko, kaya tinanggal ko na lahat yung Walmart, everything tinanggal ko na, doon na lang ako sa Amazon kasi isang account na lang. Pretty much dissolved everything, so saan ka papupunta? So ngayon, nag-share kami ng fulfillment center, alam mo, distribution center, yung warehouse. Okay. Nag-share kami ng Amazon. So, lahat ng bumibili ng products sa 24hourshopnet.com, pagkatapos ng transaction mo dyan, mga credit card mo and everything, nag-check out ka na, automatic yung order pupunta doon sa fulfillment center, sa warehouse.
Kasi meron kaming tao doon na nagpa-process ng mga ano, shipping and handling. Hindi ko na trabaho 'yon. Ang trabaho. Oo, kasi meron kaming tao na ka-assign talaga eh. Yung mga na nagde-deliver, 'yon, trabaho na nila 'yon, binabayaran ng Amazon 'yon eh. Ang trabaho ang ano ko lang, I own the company, I own 24hoursshopnet.com. I just update my website, you know, in everything. Tapos kung mayroong latest update from Amazon, i-email nila ako na ganito yung bago nating ano ngayon, product this coming December. O kasi normally mga Christmas, mga Valentine's Day, mga maraming every now and then pinapalitan na ano. Kasi automatic naman dun sa website yun, ano yun, nagpapalit ka agad ang code doon. Kasi once na nilagay mo na yun, ano na yun, automatic na yun. So dali, yun. Dali, yeah. Ano bro, oh, kaya pala nang ano sa ano? Ano 'yan? Media ano. Kaya pala napunta ka sa mga online shop. Oo, kasi 'yun ang ano, actually 'yun ang 'yun ang ano ko talaga, yung YouTube parang naging ano ko lang 'to, naging buti nga na nakilala ko kayo. Parang natutuwa ako kasi nakapag-live-live ako, nakakasalamuha ko yung mga kaibigan ko around the world, yung mga taong hindi mo namimit noon, nakakausap mo ngayon, you know, yung lahat ng mga nagsusubaybay sa akin at saka yung nagdadasal noon na manalo ako. At least ngayon, mayroon akong pagkakataon na makausap ko sila at magpapasalamat sa kanila sa mga suporta nila, di ba? Kaya din kita na ano kasi na yung unang kitang inaad sa IP, hindi ko talaga ano na ikaw yung world champion. Yung ano, hangga't yung nakita ko lang ng buhol, nakita ko sa isang ano, sa isang ano na ikaw pala yun. Oo nga, naalala ko tila. Biglang nawala eh. Sabi ko, sana kaya yun, biglang nawala. Biglang nawala, yung, parang hindi ka na active sa FB. Kaya sabi ko, sana kayo si Rolando Bohol. Oo, kasi tapos, busy ako. Tapos biglang nagbalik ka, bro, ito na ako. Tapos, di ba sabi ko sa'yo, bro, mag-ano ka na, mag-i-add mo ako sa bakong channel ko. May channel ako sa FB. Tapos inaano mo ko nila. Oh, kaya nga no, sabi ko sa ito kasi ito, saka sabi ko taga Bohol ata to ha. So, naisip ko no, kaya nga in-add kita. Taka, Idol champ, Rolando Bohol, are you familiar with crypto? Sabi nila. Ano yan? Crypto. Ano yan? Crypto. Forex. Crypto. Bisting ano? Ano yun? Parang ganun. Yung mga forex? Online, ano ba yung tawag nun? Yung invest sa market ba? Hindi ako nagpumapasok sa mga ganun eh. Nasa Hawaii, gusto ko noon mga ano, ang binabala ko noon mag-buy ng stocks sa yung uso noon, yung Verizon Wireless. Yung kasikatan pa noong araw. Yung cellphone company, gusto ko bumili ng stocks noong araw doon. Pero nagbago isip ko kaya lumipat ako sa Las Vegas, kaya dito ko na lang pinokus ngayon sa 24hoursupnet.com kasi they're treating me good. So o may gumawa ng site sa'yo yung ako mismo, kaya nga nag-aaral ako eh. Ikaw mismo ang gumawa, kaya I create my own website. Yes, I am a web developer too. Yeah. Sino nag-maintenance diyan? Yeah, mini-maintain ko, tapos walang nagano nito, ako lang nag-maintain. Kasi maliban na lang later on pag yung ano siguro, kailangan ko mag-hire, pero at the moment ako lang nag-maintain. Tagal ko na mini-maintain 'yan. Kaya ako lang iniisip ko no? Paano mag-ano ng online mayroon, platform? Alam mo bro, marami akong binabayaran. Akala mo, to maintain the kind of website. Alam mo naman yung website na gano'n, di ba? Ang Amazon, ang laging website. Yung renewal yan eh. At saka malaking website, malaking company yung Amazon eh.
Kasi bago ka ma-approve sa Amazon at yung partnership, kailangan eligible ka. Yung credible yung ano mo. Kasi you have to think that you're dealing with this multi-billion dollar company. They're not stupid, you know. They're smart. Hindi kanila basta-basta ipapartner kung alam nila na hindi sila kikita sa iyo at saka alam nila na walang ano yung hindi ka credible. Ganun lang kasimple 'yon. So 'yun, inano nila ako. So pero ako pa rin ako lahat I create you are everything. The one na platform na inalam mo yung yes, yung company mo ngayon. Yes, yung pinapayaran ng mga IT. Oh, dapat nga, kung mag-hire pa ako, malaking magagastos ko. Alam mo dito sa Las Vegas, just to create a small, yung simple website, umaabot ka na 5,000 nata, 5,000 to 10,000 nata, depende sa kung anong mo. Kasi dito, ito katulad itong Amazon ito, alam ko pinapadalaan niya, pero mayroon akong kino-customize mga coding. You have to be careful when you put in the mga code na yan kasi magkakaroon ng problema pag nagka-problema yun, palaba pag nasa website mo na yan, parang mali-mali ang nilalagay mo, hindi mag-work, tapos magkaka-problema ka doon. Pag alam nila na hindi tama yung ginagawa mo, pwede nila i-terminate yung contract. Terminate. Kasi nakataya yung company, yung pangalan ng company. Hindi ba, hindi basta. Basta, hindi easy, bro. Ito, nakakarilit lang ito, yung mga taong may knowledge sa mga, yung IT. Pero yung IT, hindi po, dito tatandaan mo, bro, lahat na IT, gumawa ng website. Kasi ang IT, may kanya-kanyang ano yan. Iba-ibang kategori yan. Mayroong yung IT na nagtatrabaho sa mga hotel. Kasi ako na web developer ako eh. Yung kinuha ko eh. At saka kinuha ko yung information technology in web designs. Yeah. Kaya... may marami ko na intindihan sa iyo na from boxing naging negosyante, naging hotelier. Marami nga nagtatanong sa akin. Sabi nila, ang alam nila talaga, ang dami kong tauhan na kasi ang laki ng website, di ba? Share mo sa akin 'yon, yung timeline sa mo. I have my partner of Amazon. Dahil sabi ko, pwede maka-apply bro kasi ang inis mo talaga, you have a lot of people na nag-control sa business mo. No. Hindi pala, ikaw lang pala nag-ano sa online. It's a one-month. Sino lang balagas mo delivery? To be honest with you, it's a lot of work. To begin with, to start, una-una, gagawa ka ng website. Pag ginawa mo yung website, kailangan yung functionality ng website tama. Tapos yung mga lalagay ka pa ng mga coding, mga kung ano-ano, tapos magki-create ka. Basta maraming ano. Hindi easy. A lot of work. Pag sa umpisa lang naman, pag naka-ano, pero pag once na nasanay ka na, at saka na-ano mo na yan. Pag na-establish mo na yan, okay na. Ang gawin mo na lang, maintain, check mo na lang. Kasi so, automatic. That is functional worldwide, di ba? Oh, it is worldwide, yes. That is functional worldwide. Ano yan? Ano sabi yung, mo, bro? Yung site mo, functional worldwide, di ba? Mm-hmm. May mga parts kasi ng country na binablock nila yan. No. Yung kung anong country ang didelivera na nakalagay sa na, we can deliver more than 100 over 100 countries kami worldwide nga eh. Over 100 countries we can deliver. Philippines yan, mga ganan, lahat yan, buong Asia, kasi yun yan sa Dubai, nasa yung country ng Dubai nasa listahan namin eh. Middle East, Saudi Arabia, we can deliver there.
Yeah. Pero ang binibita mo, bro, mga boxing equipments lang talaga sa'yo. No, no. Ang boxing sinipirate ko lang yung ano, kasi dalawang waves yung ano ko, kasi kailangan mayroong ano, yung rolandobuhol.com, yun yung ginawa kong sport kasi para related sa sarili ko, kasi nasa sports ako, di ba? So yung rolandobuhol.com, pagpunta mo yung rolandobuhol.com, kasi puro ano lang yun, puro boxing equipments, nagbibinta ko dyan ng mga collectibles items. Yung mga, kung gusto mo, kung collectors ka, mga coin collector, mga sports collectors ka, marami kami dyan binibili, binibinta, kahit ano. Tapos yung, pero ang main ko talaga doon, kahit the reason why ginawa kong parang boxing yung pinakaano dyan, kasi galing ako sa boxing, para gusto ko yung maging related sa sarili ko. You got it? Yes. Pero not necessarily na binibinta ko boxing equipment lang. All the sports equipment pretty much binibinta ko sa website ko. Oh. Tapos yung 24 hours siya. Bordado ako. Ito yung ano, artista rin to, bro. Si Bordado ako. Oh, Joaquin Bordado. Elton John Salvoro. Kaibigan ko rin yan. Nakilala ko yan si Bordado ata. Kilala ko na yan. Si ano, sabi mo regards, ano ata, si ano ata, stuntman ata yan eh. Kasi sabihin mo sa kanya, guess ko si Dindo Arroyo kagabi, ng isang gabi. Kilala niya yan. Kilala niya yan, si Dindo Arroyo. Kilala niya yan. Yes. Bordado ako, si Champ TV, world champion boxer, 1988. Ito yung guess ko ngayon. Bigyan din yung guess ko ngayon, bro. Si Bordado ako, si Elton John Salvoro, siya po ay contrabida artista sa pelikulang ang Provinciano. Yeah, kasama niya na yan. Tanungin mo sa kanya, kasi sigurado kakilala niya si Dindo Arroyo at saka si Benson Dalina. Kilala niya yan. Kasi guest niya. Kilala niya. Yeah, kilala niya yan. Mika, shout out po sa iyo, Idol Bordado. Yeah. Thank you sa suporta. Alam mo, ako ha. Okay, kilala ko siya. kilala ko siya. Sabi ni Arsap TV. Yeah, sabi mo sa kanya, ano, panoorin niya yung interview ko kay Idol Dindo Arroyo ng isang gabi. Andyan din. At saka yung kay bro Benson Dalina, andyan din sa channel ko. Kasi halos magkasunod. Ibaba ko yung bahay mo, bro, para makakunik kayo niyan. I think connecta ka ata. Bordado ako. I think nakaka-connecta ata ako sa kanya eh. Nakakonekta lang sa kanya? Oo, nakaka-connecta ata ako sa kanya. Ay, idol ko yan eh. Ako yan, idol. Boxer idol ko yan. Welcome. Nandito pala yung mga bigatin ko ng mga guests. Bordado ako, si Champ TV. Ayan. Guys, pag pupunta kayo sa ilist ni Champ TV, ang mga guests niya, guys, is mga artist. Sila si Joyce Santos. Yeah, si Joyce Santos. Nandun Wang, yung mga kontrabida, nagpangabot na doon. Yung napunta ko doon, sino nga yung guest mo, bro? Yung Idol Kita, Roland Buhol. May guest ko doon sa ano, si si Dindo Arroyo, yung artista, si Benson Dalina, yung stuntman. Nagdi-direct na rin yon, director na rin ngayon yon. Si yung movie actress ngayon na gumagawa ata ng Provinciano ata, si Joyce Santos. Si Joyce Santos nasa Provinciano ba? I think so. I know Halik. Sila yung ni Joyce. Si Joyce at saka si Benson Dalina, silang lead, parang mag-girlfriend doon kunyari sa pelikula. Alam mo yung Halik, ibig sabihin ba yun? Channel 7 yata yun eh. Hindi ko alam eh. Channel 7 ata yun. Kasi di ba Channel 2 naka-ano ata ngayon? Channel 2 yan, si Bordado ako. Channel 2, ang Provinciano yan eh. Channel 2 yan eh. Oh, Channel 2 yun. Channel 2, yes.
Yeah. Yeah, Channel 7, yeah, Channel 7 si Joyce at sata si ano. Pero ano sila freelance eh. No, freelance sila ni Joyce, sabi nila. So pwede sila ata tumanggap ng ano sa ibang channel din. Excuse me, sa ibang station ata. Kasi bago freelance ako sila. Bago ako nakilala ng Stuntman, mas ikaw ang idol ko kasi ikaw yung nauna sa akin, Idol Roland. Ah. Okay. Maraming salamat, maraming salamat Idol Bordado sa support. Yes, si Bordado ako sa ano mo, bro? Si ano, sabi mo nga sa kanya ka, ano, sabi mo sa kanya, bro, Mark, gusto ko sa imbitahin mag-guest sa ano ko sa Champ TV kung pwede. Oh, sige, mag-invite ka rin ng mga artista. Okay, ano, kasi marami din ano. At saka si sino ba ito? Pero kailangan ano, dito muna tayo kay ano. Sa ngayon, dito muna tayo kay Idol Mark Bulano. Suportahan muna natin, kaibigan ko. Sa totoo lang po, I'm very honored na din na nandiyan kayo mga kilalang mga icon ba sa ano natin, artista, boxing, world. Hindi lang basta-basta ano, world champion pa. Hindi, yeah. Nagkataon lang na ganun ang naging ganun ang ano natin, yung naging outcome ng buhay ko, na nagpasalamat ako na naging world champion ako, pero ganun talaga, lahat tayo sa buong mundo, lalo ng mga Pilipino, hindi, bawat isa kasi sa atin, like I said, bawat isa sa atin, nang pinanganak tayo, parang isang pelikula yan eh, mayroon tayong script na ginagampanan sa buhay. Once na pinanganak tayo, ganun, mayroon tayong strip na from the beginning until the end. Kung paano tayo nag-umpisa at paano tayo maging someday. Diba? Kaya yes, nagkataon na... Tama yun, bro. As totoo lang sa social media, dito, lalo dito sa YouTube, parang isa din to sa way na yung lahat ng mga Pilipino, they are communicating through social media, even though there's a pandemic na nangyari. Kasi kung wala tong YouTube, wala tong social media, parang ang boring ng buhay natin. Absolutely. Lalo na pag naka-lockdown ka. Kaya malaking, diba? Yes, social media. At least, dito kahit nasa bahay tayo, nakapag-YouTube ka, nakipag-ano ka. So, parang yeah, it's a big help talaga sa atin yung YouTube na nandito. Yeah. May mga channel tayo. Yan. Oo, talaga, ano? Sinabi mo pa. Yeah, at saka, you know, ang social media, especially the YouTube, na malaking tulong din to kasi at least nakikipag-communicate ka sa mga kamag-anak mo, mga kababayan, mga kaibigan mo from all over the world without spending anything. Yes, tama. You know, sabi nga ni Burgato ako, maliban na lang sa ating mga host. Sabi ko sa iyo, Idol Roland, ikaw yung inspirasyon namin ng Stuntman kasi ikaw yung nauna sa amin. Mabuhay ka, Idol. Oo, mabuhay din. Maraming salamat po, Idol Bordado. Mabuhay din po kayo. Saludo ako sa inyo. Puro talagang name niya eh. Idol Bordado, gusto kita imbitahan, imi-message kita, okay? Sabi ni Butchok, Idol Bordado, Idol Champ TV, invite mo rin ako, artista ako sa oh, sige. Panaghoy sa tulaan. Yeah, sige. Actually lahat pwede. Itong si Butchok TV, bro, nasa ano to, nasa Italy, si Butchok TV. Yeah, maganda, yeah. Kasi, sumalapit kayo. Yung mga ano, nakilala ko na rin dito sa social media. Yan. Palitan ng mga subscribers. Pero taga-amin ito, taga-lugar, kababayan ko. Kababayan din, taga-Bohol din. Oh, that's good, that's good. I'm very proud of it. But anyway, gusto ko nga maraming mag-guess eh. Kasi pwede naman ako magpa-akyat sa screen ko ang up to 10 people. So, kung sa lahat na gustong umakyat, magpasabi lang, welcome kayo. Sabi niya, ano, Bordado ako. Okay, Idol, salamat anytime, invite mo ako. Yan. Yeah, sige. Sabi yung FB niya, ha? Yeah, sabihin mo sa, bro, ipakiano mo nga sa yung FB ko, bro.
ano kay Bordado, si Idol Bordado at saka si ano si Butchok para makapag-communicate ko sa kanila, bro. Gusto ko sila guess natin sila. Yeah. Sige, Idol Bordado and Mr. Idol Butchok. Sige, ano natin, si-set up natin yung ano niyo, yung guesting niyo sa Champ TV, okay? Anong year, bro? Yung interview mo kay Nicory Aquino, anong ano sa ano to? Yung sa Malacañang Palace. Sa Malacañang Palace, yes. Ah. Oh, pinatawag ako sa Office of the President. Talagang bigatin ka talaga, bro? Hindi, nagkataon lang. Pero actually bro Mark, sa totoo lang, ang unang nagbumati sa akin na nag-champion ako ng January 16, 1988. Kinabukasan, nag-champion ako ng gabi, di ba? Kinabukasan, mga 6 o'clock ng umadaling araw, naka-front page ako sa Inquirer ata yun eh. Nakataas yung kamay ko na tapos nakalagay doon, mabuhay ka Rolando Buhol, mabuhay ang Pilipino, President Marcos. Pero kasi si President Marcos noon, nasa Hawaii na. Sa doon eh, nung nag-champion ako kasi, si Cory Aquino na nakaupo. Nanood siya sa'yo? Oo, pero si Marcos ang unang yung unang bumati sa akin. Yeah, kasi mabilis eh, nung laban ng panalo ko ng gabi. Mga 6 o'clock ng mga madaling araw, nasa front page na sa newspaper. So, yun gano'n. Yun, ando pa nga yung clipping sa bahay ko sa Bacolod eh. So, thank you to President Marcos, kahit na sa kabilang buhay na, maraming salamat din sa pagbati niya sa akin at sa buong pamilya ng ating mabuting pamulong ng Pilipinas. Kasi, wag na natin anuhin, kahit na yung nakaraan, porque Marcos, Aquino, wag na natin yung kasi yun naman, nagsusuporta sila sa sports, di ba? Hindi naman, walang politika yun eh, walang halong politika. Walang politika yun. Kasi nasa sports yun eh. Kaya ang pagbati niya sa akin, nagpapasalamat ako sa pagbati niya. But and then after that, after one week ata, lumabas sa newspaper, lumabas ulit sa bagong newspaper na iniimbitahan ako ni President Aquino. Kasi siyempre bago lang, siyempre alam mo, presidente nung busy rin ng presidente natin. Marami na sila ina-organize doon sa Malacañang. Kaya pinalabas niya sa newspaper na inimbitahan nila ako for courtesy call with President Aquino. So, yun nga, kaya natuloy ng January 28, 1988. Yeah. Sige, bro. Kita kay, i-coordinate kita kay Butchok at saka kay ha? Yeah. Para i-guess natin sila para... So, thank you so much, bro. Marami talaga akong natutunan sa'yo. Marami akong na information. Although, matagal natin magkakilala, pero the way na dinidiscuss mo dito online yung kung paano ka napunta sa boxing, paano ka napunta sa hotelier, paano ka napunta sa negosyante. Ngayon ko lang napagtagpi-tagpi yung mga alam mo lang. Ang galing mo talaga, bro. I'm very proud of you na thank you. Alam mo yung sa boxing champion, nandun na yung icon ka na eh. Nakilala kita. Icon ka na doon. Hindi ka na makalimutan doon eh. At i-search mo sa Google, nandun ka si Rolando Buhol. World Boxing Champion 1988 yun, IBA. Yeah, thank you, bro. Pero aside from that, hindi pa pala, mayroon ka bang naging nagtatrabaho ka as a hotelier, tapos ngayon naging partner ka pa sa Amazon. Yes. Hindi, Amazon is a big company, di ba? Ito, kwento ko sa... For, absolutely. Worldwide. Yes. Ang mga, yes. So, talagang napaka, bro. Abangan ko yung interview mo, bro, sa, sino ba yung interview na, mo? Si Tidi Pareña, Tidi Pareña. Sa Ox Present. Yeah, Ox Present. Ano ba yung program ba sa US? Programa sa US, Filipino community? No, sa Pilipinas yun, bro. Diyan sa Pilipinas. Ah, online. Online na to. Yung parang ganito lang yun. Gagamitin niya raw ata, naka-live ata tayo kami sa StreamYard via YouTube and Facebook. Okay. Sige, mo bro, papunta natin. So actually bukas na 'yon, bro. Ano ba ngayon? Yeah, bukas na 'yon, madaling araw dito sa US bukas na 'yan. Bukas na 'yon. No. Bukas na 'yon. Dito ngayon is already 1:14 PM Las Vegas time. April 24.
So, bukas na ng madaling araw yon, Sunday dito, ng madaling araw mga 1 o'clock, tapos 4 to 5 p.m. doon sa Pilipinas, at Tuesday na. Okay. Kasi Monday dito, Tuesday doon. Kasi advance na sa Pilipinas, di ba? Tama. At saka mabalikan tayo yung ano pala, yung nakikita mo yung, di ba, sinabi na banggit mo na nag-hotel ako, di ba? Yun yung, yun, alam mo na, I love do kasi alam mo na pili ko yung bakit napili ko yung hotel kasi you meet a lot of people. Marami kang nami-meet ng ano. Marami ako actually nang nagtrabaho ako sa hotel, marami akong nami-meet ng mga Pilipino, mga artista na nag-stay sa amin. Kasi nagtrabaho ako dati sa nang nasa hotel ka na, nagtrabaho ka na sa hotel. Kilala ka ng mga ano, kilala ka hotel Rolando Buol. Maraming nakakilala sa'yo na mga, ikaw si Rolando Buhol, ganyan. Nang umpisan din nila, hindi sila makapaniwala. Yung totoo yan. Kasi daw, bakit, kasi dito sa Amerika kasi, ng time na yon, para maging magandang record mo dito, kailangan mo, you have to work, at saka magbabayad ka ng, magbayad ka ng taxes. Kasi yun yung parang outstanding citizen ka. Kahit negosyo, magnegosyo ka, gano'n, nagninegosyo ka, as long as nagbabayad ka ng taxes, yun ang importante, nagbabayad ka ng taxes. Kasi pag hindi ka nagbayad ng taxes, parang lumalabas na hindi ka outstanding citizen, kaya hindi ka magkaka-apekto yun pa nag-citizenship ka, at saka yung pag-stay mo dito. You have to be outstanding citizen in order for you to qualify for the benefits na kung na ibibigay nila sa iyo. Sino ba mayroong atang no, gusto umakyat, sino ba ito? Wala. Nandito si Burdado ako. Ha? Si Burdado sa iyo. Good umaga. Hey! Kamusta na? Oh, Idol Roland. Kamusta? Mga my pleasure to meet you. Yes, nice to meet you again. Oh, samantalahin ko na itong pagkakataon na to. Pwede ba kita maimbitahan sa Champ TV? Ay, walang problema yan sa'yo, Boss Roland. Okay. Ano kita sa Facebook, okay? May ano bang Facebook account mo? Ayan. Send mo sa akin mamaya. Sige. Kakarating ko lang kasi. Galing kasi ako taping ngayon sa bagong umaga. Oh, okay. Sinong kasama mo doon? Sina Sunshine Cruz. Oh, nice. Very nice. Yeah. Nang isang, I think yesterday ba yon? 2 days ago. Guest ko dito si the Idol Dindo Fernando to. Ah, ganun ba? Oh, andyan sa Champ TV na, ka-upload na. Tsaka si Binson Dalina, kilala mo. Alam ko kilala mo kasi mga stuntman din yun. Mga old, ano yan? So, I'm very proud nga, at saka I'm very glad na na-meet kita dito sa internet. You know? Okay, matagal na kita nakilala dito. Nagkita na rin tayo dati. Tapos nag-usap na rin tayo dati. Oh, galing kasi sa sobrang tagal ng panahon eh. Sa dami ko nakasalamuan, minsan champion tayo ng boxing, di ba? Kaya matagal na 'yon nakaraan. Pasalamat na rin sa suporta. Sige, i-sit up natin yung yung guesting mo sa Champ TV. All right? So, walang problema anytime. Okay, salamat. Yeah. Kung kahit anong oras lang, PM mo lang ako. Okay, sige, salamat. Maraming salamat. At saka maraming salamat, bro. Kumusta pala yung mga shooting mo, bro? Kasi ngayon kasi, tinawagan kasi ako sa probinsyano ngayon. Sabi ko sa kanila, hindi mo na ako magtitipingan sa probinsyano dahil inalagaan ko pa yung airpad ko. Tapos ngayon, nagtiping lang ako for one day lang. Pero kasi sa probinsyano kasi, pag nag-taping ako isang buwan. Kaya hindi po pwedeng tuloy-tuloy yung taping ko sa probinsya. Sinama ko pala yun na kahit nalang Burdado, last days ago pala na nandito si Jimmy Trapp. Nangumusta sa'yo, bro? Sino? Jimmy Trapp.
Ah, si President, ano sabi? Baka nanonood yun, baka nandyan yan. Shout out, bro. Baka nandyan ka, akit ka, bro. Miss natin yung brother natin, eh. Kasi, kasi Bus Roland, kasi kami yung tinatawag na three brothers, eh. Kasi oh, yeah, si Mark Bulano at si kasi James Trapp. James Trapp. Yan yung idol naming presidente namin, ang pinakagwapong presidente namin. Miguel, shout out to you, Mr. President Jimmy Trapp. I think from Los Angeles, California pala yun, California. Hmm. Oh, nangingit nga palagi yun, eh. Pag was na pupunta siya ng Las Vegas. Malapit na lang siya bumalik. Nagtukol, nagtayo lang siya ng building. Busy lang yan kasi big time kasi yan, eh. Oh, sabihin mo sa kanya baka mag-away siya ng Las Vegas, message niya ako para kami para mag-collaborate kami ng first in person. Oh, maganda 'yan. Ano si James Rapus, eh. Napakabait na tao 'yan at sobrang humble. That's very good. Yeah. Kahit na mga successful na din katawid sa'yo, bro. Napaka-humble pa rin. So, lahat tayo humble. Pag hindi tayo humble, wala tayong kaibigan. Oh, totoo yan. Totoo yan. Tama yan. Dapat lang naman talaga. Kailangan ng galing ako sa mga videos mo, Bro Bordado. Bayaran na eh. Ay, hindi. Kasi, kumbaga, parang ngayon, iniba ko muna yung video ko ngayon dahil sa pag-alaga sa airpot ko. Pero, pag bumalik na naman ako sa taping, for behind the scene na naman uli. Kasi marami kasing nainggit sa atin, eh. Kaya, inano ko na lang yung ibang YouTube ko. Parang unlisted na lang. Kasi, syempre, maraming nainggit. Uh-huh. Ating nakadikit na ako sa iyo, idol, eh. Tingnan natin. Right, ito lang masasabi ko sa iyo, kapatid, Roland, idol. Salamat sa iyo. Ikaw yung nauna sa amin. Ikaw yung parang the best na may karapatang magsalita. No. Sa ganun. Pero din nagpasalamat din ako sa iyo na nauna ka. At least na kilala mo rin ako. Kaya may dahilan diyan. Habang tumatagal, may susunod. Ganun 'yun. Yo, tama 'yun. Pero hindi porque nauna ako, walang dahilan 'yun na ano. Kasi para sa akin pantay tayo, para pareho lang tayo. Oh, ganun na. Walang artista dito. Yes, pare-pareho lang tayo. Pantay tayo. Exactly. Yeah. That's yun, how it's supposed to be. Sabihin natin diyan. Yes. Tingga so much talaga, bro, sa inyo, bro. Tingga so much sa inyong dalawa na ano. Punta dito. Mga artista, mga sikat na boxer nandito pa sa Mark Bulano. thank you so much. Thank you so much. Sabi ni Rubin Padilla, eh, na maraming katarungan dahil puso lamang nakakalam at yes, dami din kasagutan dahil puso lamang nakaunawa. Absolutely. Tama yon. Saka maraming salamat din, bro, Mark Bulano, for guesting us kasama si Idol Bordado. Alam mo naman. Maraming salamat. Yeah. Maraming salamat din kasi minsan welcome mo palagi sa channel mo. So, ganun lang sa exchange. Si Bordado ako, hindi na ito nag LS, eh. Minsan lang ako nag mag-ALS kasi siyempre busy lang din. Okay. Tuloy-tuloy ang ano natin. O, say, tuloy-tuloy ng kapatid para ang atong kalipayon, maayo lang gapon. Absolutely. Yeah, tama yan. Huwag tayo mawala ng pag-asa. Basta, okay, go lang tayo ng go. I think, from Davao ka, di ba? Ha? From Davao ka? Taga Davao ka? Oh, Davao ko. Yeah. Oh, kay President Duterte. Sa dapit sa Davao, bro? Panabo. Oh, okay. Kasi nakarating ako ng Davao. Nakabisita ko kay President Duterte nung araw, 1988. Pero ano lang, mayor pa siya noon. Bagong upo lang siya noon. So, yeah, kasama ko si Mrs. Elordi nung araw. Pumunta kami ng Davao.
Tapos nakarating ako sa Tagum Davao. Oh, Tagum din. Oh, yeah, maganda bro, maganda diyan sa Davao kasi gusto ko yung ano nila, yung ano bang tangiging pinangat ba 'yan? Pinangat na tangigi. Pero kasabot ba kang Bisaya? Kasabot ba kang Bisaya? Oh, yeah, kasabot gamay pero hindi ako fluent bro kasi Ilonggo ako eh. Ah, Ilonggo ko. Pero sa Ilonggo manggon, kay parehas lang magapon. Na magsabot lang. Pero mayroong mga Bisaya word na malalim, hindi ko maintindihan eh. Ah, kuha na to, mga wala na to'y labot sa mundo. Oh, why na to labot? Yeah, nakakaintindi ako. Pero yung pag nagsalita, hindi ako fluent. Pero okay lang idol, Roland, idol kita kasi syempre naiabot mo yung pangarap mo rin dati na nakilala, ganun. Masaya din ako para sa'yo. Yo, maraming salamat din sa suporta at saka hinangaan ko rin yung mga kagaya nyo dahil katulad niya ngayon na mamayagpag kayo sa hotel in sa movie industry, hindi pa rin kayo nagbabago. Kasi kumbaga parang iba yung pinagdaanan mo dati, iba din ngayon. Kumbaga iba yung sitwasyon mo dati, iba rin sitwasyon ko ngayon. Tama. Parang ganun lang yun. Yo, pero pares-pares doon tayo na sumikat exactly. Na gano'n, di ba? Oo, tama. Yeah. Wala, di like kasi dito, walang ano, parang pantay tayo. Kahit ano man marating natin, dapat gano'n. Humble lang. Stay what you, kung ano saan ka, kailan lagi nakaapak yung paa mo sa lupa. Yan yung tinatawag na humble lang tayo, huwag tayong hambog. Yes. Iba, yun ang malaking pagkakaiba ng hambog at saka sa humble. Yan. Yes. Yeah, maraming ayaw sa hambog. Yeah, mabuti na yun. Ito lang masabi sa'yo, kapatid Roland and then Mark Bulano. Maraming salamat. Magandang umaga. Magandang umaga kasi. Okay. Kasi si Tam TV may interview din na ngayon eh. So... Maraming salamat, ako po ay matutulog na din. Okay. Yes. Okay. Idol Marks, maraming salamat sa pag-imbita sa amin. Idol. Masugo na yung may tulog kaysa walang gising. Yeah, exactly. Tama 'yun. Bro, nice meeting you again, bro. Yeah. Bodado. Yes. Okay. Nice to meet you again. Good morning sa inyo, mga kapatid. Viva from Las Vegas. And then, Idol Bodado, I wish you all the best. Good luck sa mga upcoming movie, okay? Salamat, yeah, kapatid. Okay. Just wait po may ano, I'll be message kita para sa guesting mo sa Champ TV. Sige, pay mo lang ako, boss. Okay, salamat po. Sige, I love you, mga brother. Okay. Boss Mark, thank you. Thank you so much, bro. Thank you so much, bro. Thank you. Maraming salamat. Once again, thank you so much. Sir Champ, good luck sa interview mo. Okay, oh, thank you. Hindi naman kailangan pa, good luck lang yun, dahil parang ganito lang din yun. Parang kwentuhang ano lang din. Gusto lang din i-share. At saka pinalakan ko yung kaibigan ko si Titi Parinya kasi ni-minisage niya ako po. Gusto niya rin ako interviewin sa registration niya. Kaya sabi ko walang problema. Siyempre, ganun lang yun eh. Give and take lang yun eh. Maybe one day kailangan ko rin siya. Okay, bro. Okay, bro. Thank you so much, bro. Have a good night, bro. Yeah, good night, everyone. Thank you so much, everyone. Good night sa'yo. Good morning sa akin. Salamat, maraming salamat again. And okay. Have a good morning. You too. Yeah, okay. See you. Bless you, bro. God bless you, bro. Okay, aloha. Bye-bye. Aloha.